kaya mga kabutil. Aga akong nagising. Alas 5, nagising na ako. 5:30 na ngayon, no? Hinihintay ko lumiwanag. Madilim pa. Mag-spray tayo ng ano ngayon, yung pilapil. Ayaw ko naman ng mamaya pa magising gawa nga na sobrang init. Iba yung init ngayon eh, dito sa Pilipinas. Kaya maaga tayo nagising. Kape muna tayo. Tapos ano, tinapay tsaka ako dyan. Almusal muna tayo. Para naman mamaya meron tayong versa. Mamagutom tayo dun. Almusal po. Yun, magandang umaga po mga kabutil. Bali, ito po yung sinasabi ko po noon na mag-spray tayo ng pandamo. Ito po yung gamit natin. Gamit nating pandamo, no? Or herbicide ba yun? Yan. Easy out. Tapos gamit natin yan. Puro terno tayo ngayon mga kabutil. Tapos yung damit natin, yellow din. Sikat ng araw, yellow din. Yan, naglakad pa lang ako mga kabutil. Pawis na ako. Gawa nga ng nilagyan ko na ng tubig itong pang-spray. Hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng tubig nito. Baka doon na lang siguro sa may fish pond doon, no. Yan, sangkap muna, tipla muna tayo ng ano, pang-spray para makapagsimula na tayo. Yan po mga kabutil, bali yung isang ganito, 16 liters to. Isang ligo. Tsaka kalahati. Isang ganito. Tsaka kalahati. Bali, pandamo lang naman to mga kabutil. Kahit tapangan natin ng konti, walang problema yun. Para siguradong damo ay tepok, sabi nga. Pero mabisa naman to mga kabutil dahil matagal na nilang gamit, no? Inatatay. Kaya ayos lang yung timpla na yun. Easy out. Easy out lang ang katapat. Yan mga kabutil, umpisan ko na lang muna. Dito na siguro ako mag-uumpisa. Yan, spray na natin mga kabutil. Maraming taong di po nagtanim ng mais ngayon mga kabutil. Mas ginusto po nila magtanim ng palay, no? Gawa nga po ng sobrang mahal ng pataba. Yung mahirap naman po rin kasi sa palay mga kabutil is yung presyo rin, no? Sobrang baba rin. Yun, kung pinagbibigas mo lang, ayos na ayos po yun. Kung para bigas lang.
Di sa amin po kasi hindi po pwede yung hindi po kami magtatanim ng mais. Dahil yun na po yung naging ano natin, nakasanayan natin. Kaya mais pa rin po kahit medyo mataas yung ano, mataas talaga pala, hindi medyo, yung pataba. Yan, isang karga. Sakto lang tayong maabot dito sa dulo. Siguro naman eh, mamamatay na yung damo na yan. Ito po mga kabutil, huwag nyong gagamitin sa ano, sa mais. Lahat ng tinamaan nyo sa mais, ipatay. Kahit maano lang, yung matalsikan lang, mamamatay sigurado. Yan, ayos na po yung inano kahapon mga kabutil, yung inararo, no? Yung sinarod. Ano na, ready to tanim-tanim na. Maganda-gandang ano na yan, klase ng lupa. Doon po naman eh, maliliit lang naman yung mga pilapil. Ano lang naman sila, yung maiksi. Kasi hindi po magkakasukat yung lupa na to eh. May tinatawag na hiwang kalamay. Yung may patriangle sa doon, bandang dulo. Yan po mga kabutil, bali lagi nyo lang pong subaybayan yung ano natin, yung channel mga kabutil eh. Marami po akong may tuturo sa inyo about sa mais, no. Na nalaman ko lang rin naman po sa base sa naririnig ko kina tatay, no. Tsaka yung napag-aaralan rin natin. Dahil dati naman po tayo nagtanim ng mais. Tsaka dati po tayo nagtatrabaho sa maisan, no. Kaya based on experience na rin po. Tsaka siyempre meron rin mga technician na may matatanungan nyo po, no? Ito po mga kabutil, kaya natin ini-spray para luminis yung pilapil tsaka yung mga mababait, para hindi nila pamahayan. Dahil paborito po nilang bahayan yung ano, yung ganyang ano, masukal. As yan, diyan po sila magbabahay pag malalaki na yung ano, yung palay, ay palay, mais. Yung ganyan lang po yan mga kabutil. Kung kaya nyo pong basahin lahat, basahin nyo. Yun po mga kabutil, buti na lang eh, doon may tubig doon sa likod ko, nakita ko kanina. Yan, kunin na lang muna natin yung gamit natin dito, lipat natin doon para doon na lang tayo nag-iigib. Tapos yung banda dyan po is mamaya na lang, doon na lang sa fish pan natin pangunguha, no. Itong i-spray natin ngayon eh, doon natin ikukuha para hindi malayo. Yan, natapos ko na po yung isang pilapil. Marami-rami pang pilapil yung titirain natin. Si tatay wala, umalis na. Nandito siya kanina eh, sa mga kalabaw niya. Yung kinatisay, nilipat niya na, binabad niya na pala. Yan, lipat po tayo doon. Yan mga kabutil, bali nakapat na ano na tayo, apat na karga, no. Ilang ano na rin yung naano natin, na ilang pilapil na yung na-spray natin. 1, 2, 3, 4, apat na. Isang karga, isang pilapil. Sarap pagpawisan. Yan, pero yung isang dun sa tabi ng ano doon, dun sa tabi ng palay doon, kalahati lang yung in-spray ko. Baka kasi matamaan yung palay, magagalit yung may palay, no. Pero kaya naman nating ano, sprayan ng buo yung pilapil. Kaso mas maganda na yung nag-iingat tayo mga kabutil. Baka may tamaan lang tayo ng konti eh, sabihin, sinira natin yung palay nila, no. Kaya mas maganda na yung, di baling wag masyadong malinis doon. At least eh, kahit kalahati man lang eh, na-spray natin. Yan, sobrang ano na ng araw. Pero mag-spray pa tayo siguro. Tatapusin natin hanggang dito sa paligi na to. Yan, yung paligi na yan. Tapusin natin.
Tuloy ko muna yung pag-spray ko, mga kabutil. Yun, mga kabutil, bali natapos na natin dito, no? Itong banda dito. Banda rito, no? Ilang pilapil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na pilapil. Pati dalawang paligi na yun, mga kabutil. Tapos yung sa ulo niya, natapos na rin natin. Bali, ito na lang na mababa yung i-spray natin. Mabilis na lang to kasi paaba lang sila na wala masyadong damo. Yan, mga kabutil, bali maghihintay lang tayo dito ng sa tingin ko mga 2 to 3 days. Makikita na natin yung epekto nito. Ma-update ko naman po kayo kaya malalaman nyo kung ang herbicide na to mabisa nga ba o hindi. Yan, pero sa lahat po ng pinang-spray ni natatay sa mga lupa nila, ganun rin po. Easy out rin yung gamit nila. Dati gamit nila, clear out. Iwan ko ba't nagpalit sila. Yan, alos namamatay naman po yung damo. Yung 16 liters, isa't kalahating ano po, yung lata ng ligo or yung 555 sardines. Yung isa't kalahati po. Ayos na yun. Yan. Pagka nayari na po natin to, uwi tayo para mag-almusal, no? Mag-alas 9 na rin po kasi. May laman pa yung mga kabutil yung daladala ko sa likod ko. Para dito na tayo banda. Ito pilapil na to. Yan, natapos ko na po yan. Yung pilapil na yan. Hanggang doon, paikot. Yan na lang yung mga pahaba. Ano na lang. Tatlo. Yo, mga kabutil, konti na lang. Sakit na ng balikat ko. Grabe. Sakit nung ano. Gawin ko siya mamaya. Alagyan natin siya ng chinelas, mga kabutil. O kaya po, para hindi siya sobrang sakit. Bumabaon sa balikat eh. Yung ano niya, yung pinakatali nung panispray. Buti na lang si tatay may pang-spray kaya may naiiram tayo. Kung walang pang-spray si tatay, mga kabutil, obligado tayong bumili. Ayan, buti na lang dati dahil nga may nakukuha lupa si tatay, bumibili siya ng sarili niyang ano, mga gamit. Meron rin tayo yung 25 liters, yung 16 liters lang. Yung 25 liters, grabing bigat nun. Kaya pag mag-spray tayo ng sa ano na, pag naitanim na yung mais, yun yung gagamitin natin. Papakita ko sa inyo, mga kabutil. So yun po, mga kabutil, bali natapos na natin tong ni-spray natin, no? Yun na lang ang natitira. Hindi natin muna i-spray ang gawa nga ng huling tatamnan to, no? Kasi pag ni-spray na natin, mga kabutil, at hindi pa natamnan, may tendency na pag namatay yung damo, agad siyang tutubo, no? Kaya kailangan is sasabay natin siya bago magtanim ng mais. Yan. Bali pag natapos tong matamnan, mga kabutil, tsaka tong sa kabila, doon pa lang natin siya i-sprayan. Bali konti na lang yan. Sandali na lang natin i-spray, hindi na tayo aabot ng ganitong oras. Yun po, mga kabutil, uwi na muna tayo. Para yun, mga kabutil, hopefully may na-share po ako sa inyo about dito sa pag-spray ng damo, no? Tsaka yung ginagamit natin. Yan, kung may na-share po ako sa inyo, mga kabutil, sana po like and subscribe po kayo sa YouTube channel ko para naman updated po kayo sa mga susunod natin video at saka po yung